Good morning guys, ito nga pala si Bulol. Dahil wala na naman pasok tayo ngayon. For today's video, sasama tayo kay Bossing Chikwa na mamimit sa kalayuan ng norte ng Taiwan, sa Wanli District. Dahil nga may kalayuan yung dorm namin sa bahay ni Boss Chikwa, kaya kailangan pa namin sumakay ng MRT papunta sa bahay ni Boss Chikwa, kaya ayan ang sundo namin. Wow, ang ganda ng kotse ni Boss Chikwa, malay sports car. Akala namin iiwan na kami ni Boss Chikwa, kagaya ng pag-iwan sa'yo ng jowa mo. Oh yeah! Sheesh! Dahil first time namin mamingwit, isusubok namin yung binili namin sa Shopee na pamingwit. Sa travel time na almost 1 hour guys, at sa wakas, nakarating na kami dito sa Wanli Fishing Port. Alright! At talaga namang sishabuli yung location, di ba? So ayan na nga, sinusurvey na yung area ng driver namin, este, si Boss Chikwa pala. At ayan na nga, pinakikitaan kayo ng Bulol ng malupitang view. So ayun na nga, pagkatapos namin pagtalunan yung location, pagdesisyon na namin na doon kami pumisto sa kabila. Let's go! Teka muna, i-double check lang ni Bulol yung location, kung may isda nga ba talaga. At ayun nga, wala nakitang isda si Bulol. Iniisip lang kasi niya yung pagkain mamaya. At ayan na nga, inabot na kami hanggang gabi. Wala pa rin na pansin sa pain namin na galing Shopee. Sabi nga daw ng isda, picky daw yung pamain namin. At sawa na daw siya makisama sa picking kaibigan. Sheesh! At ayun na nga guys, kahit wala kaming huli, napagpasyahan namin mag-window shopping lang muna ng seafood sa merkado. Yung Bulol, naglalaway na sa katitingin ng mga lobster. Pastilan! At kaya naman, ito lang yung na-afford namin. Ito yung dilis at saka itlog. Pero busog-lusog naman yung Bulol. Di kagaya sa iba dyan, mahilig maghabol sa jowa pero di naman worth it. Sheesh! Kinabukasan, nag-iaya yung tropa na mag-cycling adventure lang kami. Para daw matagtag yung kinain naming toyo at saka itlog. Si Bulol naman is always on the go. Let's go! Sa mga nakapalo na pala kay Mr. Bulol guys, at saka nakasubscribe, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Alright! Sa gusto makaalam kay Mr. Bulol, may 18 years na pala akong nagtatrabaho bilang factory worker dito sa Taiwan. Sheesh! Bigla na pahinto si Mr. Bulol. Nagtatalunan namin kung ano naman yung magiging ulam namin mamaya. Bukod daw sa tuyong dilis at saka itlog, baka sa susunod, corned beef naman daw para medyo social. Ito nga pala yung tropa natin si Andrew, siya nga po yung nagyaya sa atin na magbike. Pero Xiaomi U-bike yung dala ko, logi ka ngayon. Mamaya-maya pumalag na siya, lay-lay na daw yung dila, stay, last pag na daw siya. Oh yeah! At yung Bulol naman, pa-chill-chill lang oh. Itong kalsada naman na diadaanan namin guys ay dedicated only for bike lane. At dito magkahiwalay yung 4 wheels motor at saka bike. Dahil dito, magkahiwalay din yung maiinit yung ulo ng motorista at saka siklista. At dahil nga dito, ang bansang Taiwan ay tinaguri ang cycling friendly sa buong mundo. Oh yeah! Sa kagaya ni Bulol na OFW, isa ito sa pagkakaabalahan namin para maibsan yung homesick namin sa mga mahal namin sa buhay sa Pinas. Alright! Lalo na sa mag-ina ni Bulol. At dahil nga wala tayo na huling pang-ulam na isda sa dagat, naghanap na rin kami ng ilog na pwedeng pamimitan. At ayun nga guys, nabigo yung Bulol. Madami sanang isda, kaso galing sewer system yung pinanggalingan ng tubig papuntang ilog. At ayun nga guys, medyo pagod na din kami, kaya napag-desisyon na namin na umuwi na guys. Dito na rin nagtatapos yung vlog ni Bulol dito guys. Maraming salamat. God bless. Oh yeah. Babush.